Ayan. So, hello sa ating mga viewers na nanonood po ngayon para sa ating Science 4. At tayo po ay dadako sa susunod na bahagi. So, paalala po, ang ginagamit po natin na self-learning module ay mula po sa Calabarzon. At ito po ay instructional guide. Ibig sabihin po, tutorial po. Hindi po kinakailangan magbayad. Ito po ay libre po naming ibinibigay. At kung sakali po na nakita ninyong may concept, may concepts na may mali, maaari po ninyo kami bigyan ng mensahe para maitama po namin kaagad kung sakaling meron po kaming naibigay na misinformation. At gaya nga na aming lang binabanggit, susubukan namin o sisikapin po namin na maibahagi po ang lesson sa ating pong mga mag-aaral at magabayan po ang mga magulang kung paano po i-guide ang mga bata para maunawaan nila ito. Since we are now talking about Science 4, basically the instruction should be in English, but I am a tutor. So if I deem it fit that I should speak in Filipino to further elaborate and to further explain these things out to our learners, then I need to do it. Again, not as a teacher, but as a tutor. So sinisikap po natin na gawin iyon para magkaroon po ng kaiga-igaya, lubos na maunawaan, at comfortable po yung mga bata. Parang kagaya sa bahay, may mga magulang na kapag nag-tutor, di ba, hindi naman talaga necessary na straight English unless na talagang yun ang first language sa bahay. Pero ito nga, sisikapin ko po na ako ay gumamit ng salitang Ingles at salitang Filipino kasi hindi naman pwedeng pati technical term ay gagawin kung in Filipino, ang pangit ng pakinggan, di ba? So, meron dapat na paggamit ng English as necessary. So, we will focus on week one lesson for our science class. I will not be utilizing any PowerPoint presentation or any online games, pero mag-a-upload po ako tonight para po may magamit po ang ating mga learners. But again, ang focus ko po dito ay paano maiintindihan ang concept ng mabuti. So, verbatimly, our learners should hold their self-learning module for Calabarzon, the pivot, so that we could go through the week 1 lesson. Bakit po week 1? Kasi po, yung week 2 at week 3 ay pagsasabihin ko po ito by next week. Okay? Kasi po, medyo mahaba-haba ang concept na ito at kinakailangan ko ipaintindi muna o ipaunawa sa ating mga mag-aaral na kung paano siya mas madilis na maiintindihan. Okay? So, let's have it. Okay? So, lilipat po ako sa board. Unawain ninyo kung ang aking drawing ay hindi maganda pero sisikapin ko po na maibahagi ang lesson sa ating mga mag-aaral ng maayos. Okay? So, lipat po muna ako sa board. Asan yung whiteboard? Ayan. Ayan ba? Ayan. At masasali na kayo sa mukhang ito. Pasensya na po. At hindi na ka-makeup dahil wala po tayo sa DepEd TV. Pero ako ang inyong online tutor na gagabay po sa inyo. So to our learners, make sure that you are holding your self-learning module in Science 4 because we are going to begin our lesson. Remember, I am not your teacher, but I am your tutor who will guide you along the way to further understand the lessons and concepts. And let us begin. We have a lot of organs or major organs in our body. Kapag sinabi natin organ, mga mag-aaral, hindi yan yung tinutugtog, ha? Ang organ na tinutukoy natin ay yung mga mahalagang bahagi sa ating katawan na tumutulong para mag-function. These organs are very vital because if your organ or a specific organ malfunction, then it might cause our death. Uulitin ko sa Tagalog, kailangan natin pakaingatan ang ating mga iniingatang organ sa katawan dahil maaaring matahamak tayo o magresulta ito ng pagkamatay ng isang tao, lalo na kung ito ay masira o hindi mapangalagaan o masabi natin na nagkaroon ng abelya o problema. Kaya bilang mga tao, responsibilidad natin ang ating pangangatawan at importante matutunan natin ang iba't ibang organs na makita sa ating katawan. Handa ka na ba? Kung handa ka na, mainam na hawak mo ang self-learning module dahil susundan natin ang proseso ito. Nais kong tignan mo na maigi
yung unang larawan. Eto, o, lalapit ako, o, ayan. Ano kaya ang bahagi ito na nasa ating utak? Ay, bali, na nasa ating ulo. Binigay ko na yung sagot. Ano kaya ito na nasa bahagi ng ating ulo na tinutulungan tayo para mag-isip? Yan, utak. Pero English ang subject natin. Ang English na utak ay brain. Question, dikit-dikit o printed? Ah, sige, print muna ako ah. Ayan, brain. Ay, tanong talaga ako, no? Kasi hindi ko alam kung cursive eh. Ayan. We have our first organ in this what we call as the brain. The brain functions as our prime memory. Ito po ang nakakatulong sa atin para mag-isip. Halimbawa ngayon, nag-iisip ka. Pasalamat ka sa utak mo dahil marunong kang mag-isip. Napapakinggan mo ba ako? Magpasalamat ka sa iyong utak dahil gamit ang iyong tenga, nagpapadala yun ng mensahe sa iyong utak. Ibig sabihin mga bata, lahat ng kinikilos natin kahit maglululutag ako nito, inuutusan niya ng utak ko. Ganun kabilis. Ang utak natin ang nagbibigay ng signal sa ating katawan kung ano ang ating gagawin. Kaya nga utak, siya ang nagdidikta kung anong gagawin. Halimbawa, tiket. Bakit ako pumipikit? Inuutusan ako ng aking utak kung ano ang aking gagawin. Parang kayo mga bata, kapag sinabihan kayo ng magulang ninyo na tahimik, nag-iingay ka ba? Di ba tumatahimik ka? Bakit ka tumahimik? Inuutusan ka ngayon, pag narinig ng tainga mo o tainga mo yung salitang tahimik, pinapadala na ang mensahe sa iyong utak kung anong yung dapat gawin at ibinapadala sa katawan kung ano ang dapat mong gawin. Therefore, our brain is one part of our organ system na napakahalaga. This helps us kung ano ang ating ikinikilos. Clear? Ayan, natutoy natin yung una. O, lalapit ako ha. Susunod. O, tingnan ito. Ano kayang organ ito? Ayan. Ay, maraming hindi alam. Sabi, ano kaya yan, Sir Mark? Ano kaya yan, Tutor Mark? O, ito makinig. Kapag kayo ay umiihi, ayan, huwag pipigilan. Pag pinigil mo, yan ang maapektuhan. Nagsisimula yan sa letrang K. Yan ang ating kidney. Our kidney helps us to filter everything sa ating katawan. Kapag ang ating kidney ay nag-malfunction, magkakasakit tayo. Dalawa ang ating kidney. Pero pwede mabuhay ang tao kahit na isa lang ang kidney. Pero hindi ibig sabihin ipamigay niyo isa ha. Ang ibig kong sabihin dito ay mga bata, dalawa ang ating kidney na dapat natin alagaan at protektahan. Kaya anuman ang ating kinakain, dapat ay sinisigurado natin na masustansya dahil naaapektuhan yan ang ating kidney. Anuman sobrang alat, masama yan sa kidney natin. Okay? Kaya patandaan natin, pag tinukoy natin ang ating kidney, isa yan bahagi o isang bahagi ng ating organ system. Okay? Importante yan. Maraming namamatay na tao kapag nasa, pag nagka-problema ang kidney, kagaya ng utak o brain. Pero itong natandaan natin, ang pangalawang organ system ng ating katalakay ay ang kidney. Okay? O, lipat tayo sa susunod. O, ito. Ano kaya itong pangatlong ito? Yan. Hindi Halloween yan na. Yan. Yung pangatlo, nakakapa natin, nahawakan natin, it gives us shape. Pag sinabi natin it gives us shape, pasalamat tayo na meron tayo nun. Dahil nakakatulong ang ating mga bones o buto. Pag wala tayong mga buto sa ating katawan, lagyan natin ng S, plural form, bones. So yan. Wala tayong buto na de-deform ang ating sarili o ang ating katawan. O ako na, ibibigay ko halimbawa yung sarili ko. Mga bata, ha? Tingnan nyo. Yung kamay natin, may buto yan sa loob. Kaya, naigagalaw natin ang maayos. Pero pansinin nyo yung mukha ko, ha? Tingnan nyo, o mga bata, o. May napansin ba kayo sa mukha ko na parang nakalubog? Hindi yung pin ko na titignan, ha? Hindi yung balat. Alam ko maraming pores. Pero pag nakikita nyo, bakit parang lubog siya? Kaya lubog siya dahil wala siyang buto rito.
Tutor Mark, bakit na wala ng buto? Nagkaroon kasi ako before ng operation na kinakailangan tanggalin yung bone tumor dito sa mandibular ko o sa buto sa tanga. At dahil wala siyang buto, lumubog siya ngayon. Yun ang importansya ng ating mga bones o buto. Kapag wala kang buto, umiimpis, lumulubog o nadedeform ang isang bahagi ng katawan. Mapasara mukha man yan, mapasa ating katawan. At importante tatandaan, kumain ng mabuti, kumain ng sapat na makakatulong sa ating mga bones para lumaki tayo, para manhiling malusog ang ating pangangatawan. Ganun din ang ating mga buto. Clear? Ayan. So, meron na tayong brains. Meron tayong kidney, meron tayong bones. So, ayan. Di pa tayo sa susunod, ha? O, ito. Ano yung pangatlong larap, pang-apat na larawan? Ayan. Yung pang-apat, nakikita natin sa tiyan natin. Ito yung tinatawag nating stomach. Mahalaga sa bahagi ng ating katawan yung ating stomach. Bakit kaya? Pag kumain tayo, saan ba napupunta? Hindi naman diretso sa puwet na lumalabas yan. Pag kumain tayo, papasok sa lalamunan, bababa, pupunta sa ating stomach. Kung saan, doon muna siya magsistay at mapapalitan o mapoproseso yung ating kakainin. Okay? At kung saan, nakukuha natin yung nutrients na tinatawag. So, remember ha, inuumpisan po natin sa mga bahagi sa internally ng ating katawan na malagang bahagi ng ating pangangatawan. So, meron na tayong brain, kidney, may bones, may stomach. O, di pa tayo sa susunod. O. Tupuyin sa larawan. O, ito o. Ano kayang bahagi ito? Pares yan o, magkapares. Ginagamit natin yan para makapahinga. Kung ang sagot nyo ay baga, yan ay para sa wikang Filipino, pero sa English, yan ang tinatawag nating lung. Lung kapag isa, lungs kapag dalawa. Kasi dalawang bagahan natin. Eh kung isa lang ang baga mo, lung, o, di ba? We have our lungs, and the lungs help us to breathe. Paano yun, Mark? Wala naman sa ilong yung lungs eh. Wala nga. Pero ang ibig kong sabihin doon ay sa tulong ng ating baga o lungs, kapag huminga tayo, nalalanghap natin yung oxygen na kailangan ng ating katawan at nag-e-exhale tayo ng carbon dioxide na hindi naman kailangan ng ating katawan. Inilalabas yun. Clear? So, sa tulong ng ating baga, nakakahinga tayo. Kapag naapektuhan ng baga, pwedeng magkasakit at mamatay ang tao. Mamaya, tatalakay natin kung ano-ano ba yung mga yun. Pero importante, alam natin yung mga importanteng bahagi na makikita sa loob ng ating katawan. Lumipat tayo sa susunod. O, panghuling picture. Okay. Ano kaya itong larawan na ito? Naririnig mo yung lagi dito sa dibdib mo. Dug, 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 dug. At kapag binaril ka dyan, naku, tepo, for sure. Ano kaya ang importanteng bahagi ng katawan na yan, mga bata? O, again, ano kaya yung naririnig natin? Dug, 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 dug. Dumudugdug dito, ang sagot mo ba ay puso o heart? Magaling! So remember, all of these important parts inside our body, yan ay makikita internally. These are the major organs na bahagi ko ng katawan. Meron tayong brain, kidney, may buto, may stomach, lungs, at heart. Lahat ng yan ay bahagi ng ating tatalakay dito po sa ating lesson. Maliwanag ba mga bata? Tandaan, basahin natin ang mga sumusunod para alam natin ang translation. Ang utak ay brain. Ang bato ay kidney. Ang mga buto ay bones. Stomach. Nasa natin muna natin. Agala. Heart. Yan ang ating puso. Everybody, let's read. 1, 2, 3, begin. Brain, kidney, bones, stomach, lungs, heart. Magaling. Ngayon na alam mo na ang mga ito, handa na kayo susunod na bahay na ating tatalakayin. These bugs are important in our inside body. Kahit na hindi natin sila nakikita, mahalagang bahagi sila ng ating katawan na kinakailangang ingatan.
dahil oras na sila ay dapuan ng karamdaman o ang tinatawag natin diseases. Kapag nagkaroon ng sakit yan, sakit talaga yan sa ulo mga bata dahil pwede kang mag-ospital, maraming gastos, at dahil dyan, pwedeng mamatay ang isang tao dahil hindi niya inaalagaan ang kanyang pangangatawan. Ngayon, dahil alam na natin kung ano-ano ang mga ito, mahalagang tandaan natin paano ba natin mapoprotektahan ang ating katawan. We need to remember that we need to have a healthy lifestyle. And having a healthy lifestyle means having a healthy diet. Aside from having a healthy diet, we need to do exercise. Ang pag-exercise. Kapag ang mga bagay na ito o kilos na ito ay hindi natin ginawa, ang ating mga katawan ay maaaring manghina. Ang ating katawan ay maaaring magkaroon ng karamdaman. Kapag hindi tayo kumakain ng mga masusustansyang pagkain, itinuturo ba? O, hindi tayo kumain ng masusustansyang pagkain? Maaapektuhan ang lahat ng mga ito. Kaya, iwas chirchirya, iwas sa junk food, iwas din sa soft drinks, iwas sa matatamis, iwas sa maaalat. Hindi ko lang sinabi hindi tayo kumain ng masarap, pero ang akin lamang, huwag sa sobra, dahil alimang sobra, masama sa katawan. Therefore, aside from having that, we need to do exercise. We need to do this function. Bakit? Ano ba ang simpleng exercise na pwede natin gawin? We can do brisk walking, we can do walking, we can do jumping jacks in our houses. Pwede rin paglilinis of household chores, tumulong tayo. Ano man ang kilos na ating gawin, yung lokomotor na kilos na yan, yung naigagalaw natin, malaki ang may tulong yan para sa ating pangangatawan. Computer mark, pag ako ba nagko-computer, exercise yon? Sa tingin mo, exercise ba yon? Kung ang sagot mo ay opo, lalakihan kita ng mata. Alam mo ba na kapag nagko-computer ka, pinapagod mo lang ang mata mo, pinapagod mo yung likod mo, hindi yan exercise, ngalay ang aabutin mo. Paano ang tamang kilos? Pwede naman mag-computer o maglaro ng mobile games, hindi ba? Pero pagkatapos ng ilang minuto, 2 oras, tumayo, kumilos at maglakad-lakad. Kinakailangan maikilos ang ating katawan. That's why exercise is there. Kung ikaw ay nakaupo at nagpo-computer at sabi mo, Sir Mark, wala bang ibang exercise habang nakaupo? Pwede mo namang kunat-kunatin yung paa mong ganyan. O, nakachinelas ako, di ba? O, ibig sabihin ng mga bata, lahat ng kilos natin ay mahalaga, kinakailangan energetic tayo. Kung makakita niyo ng hagdan, akit baba, okay lang yan. Pinapalakas yan ang ating endurance. Pinapalakas ang ating katawan, lalo na ang ating puso. Remember these two things. Having a healthy diet and doing an exercise will help our body to be physically fit. Not just only the outside part, but even the internal part. Okay, now let's move on. Oh, na-discuss ko na mga bata yung unang bahagi. Lipat tayo sa next page. Turn your module on page 7. Now, as we move on, of course, we need to focus regarding these special functions. Yung bahaging ito. And let me focus on first with our bones. Okay? Meron pa akong spasyo dito. Maliwanag ito, ha? Pag-tag. Kumakain ng mga masusustansyang pagkain, yan man ay iniinom, minunguya, yan ay nakakatulong sa ating pangangatawan, lalo sa ating buto. Halimbawa, kung tayo ay marunong mag-ingat sa ating pangangatawan, naglalaro tayo, di ba? Kung tayo ay naglalaro, kinakailangan alam natin na ingatan natin para hindi mag-dissipate ng ating mga buto. Dahil ang ating mga buto ay may iba't iba pang mga bahagi na nagdudugtong dito. At yan ang ating tatalakayin. So, this lesson can be seen onto the third paragraph. Makikita sa ikatlong talata ng page 7. So, let's focus on to this one. Ready? When we talk about our bones, so kunyari ito. Yan, buto. Kunyari lang ang buto yan, ha? Ayan. Ito yung pinakabiti. Tapos ito yung tuhod mo. Ayan.
Tapos lagyan natin ng paa. Pasensya na, pangit ako mag-drawing. Ayan. Ang bawat bahagi ng ating pangangatawan ay may mga bones o buto. Ngunit, hindi lamang basta buto yan. Para magkaroon ng forma, meron tayong tinatawag na muscle. Tama ba spelling ko ng muscle? M-U-S-C-L-S-E. M-U-S-C-L-E. O yan. Pag marami, muscles. Okay? So, tatandaan natin ha. Ang ating katawan ay hindi lamang puro buto. Yung ultimong mukha natin na ito, kaya meron niyang laman, muscle po yung laman niyan. Yung kahit kailaliman ang kilikili mo, may muscle yan. Yung batok mo, may muscle yan. Kahit yung dalili mo, yan yung nahahawakan natin, muscle yon. Ibig sabihin, sa ating buto, kaya siya nagkakaroon pa ng forma dahil merong muscle na nakapalibot po doon. Ngunit, paano naman natin na ibenta ang mga braso? Yung ating daliri, nagagalaw natin. Ayan, nagagalaw-galaw natin. Dahil, meron tayong tinatawag na joints. Yung joints, mga bata, yan yung parang likido, parang liquid part. Pero hindi talaga siya necessarily liquid part. Yun yung nasa pagitan ng dalawang buto sa isang buto para maayos siyang makakakilos. Halimbawa, ito, sa pagitan ng isang buto at sa isa pang buto, merong joint para makilos ng maayos. Kung wala yan, eh, hindi mo mabibuild ng maayos, masakit. So, yung mga hindi kumakain ng masustansyang pagkain, nagkakaroon sila ng tinatawag na joint problem. So, paano yung pag may joint problem ka? Yung tuhod mo, kunyari ito yung tuhod. Ito. Taas ko, yan. Yung tuhod mo, hindi mo mabibend ng ganyan yan. Bakit hindi mo mabibend? Eh, kasi nagkaroon ka ng joint problem. So, para lang siyang diretso. So, pag naglakad ka ganyan, hindi mo matupi. Kaya mga bata, habang bata, kumain ang tamang pagkain para wala tayo ng joint problem. Okay? So, remember, this line is indicated here. The bones in our body are connected with each other. The point where two bones meet and connect is called a joint. O, ayun, di ba? Gaya ng ipiniliwanag ko kanila. Tinagalog ko para malubos na maunawaan. Pero ang joint, nagdurugtong yun ng dalawang buto. Our joints and muscles allow our bones to move. At hindi ka basta makakakilos kung buto lang yan. Kinakailangan may joint at may muscles. Kasi yun yung nagbibigay ng forma. Maliwanag ba? Kaya kapag naglalakad ako ng ganito, ayan, healthy ang aking braso, walang problema ang aking joint kasi naikikilos ko. Pero kapag ang kilos mo ay ganito na, hindi mo siya maigalaw, nako, malaki ang problema mo dahil meron ka ng joint problem. At dapat kumain ng masustansyang pagkain. Clear ba yun mga bata? Ngayon, lumipat tayo sa susunod na bahagi. Our muscles is actually very important. There are two types of muscles. Isang tinatawag natin na voluntary at involuntary muscle. Tutor Mark, anong pagkakaiba ng voluntary at involuntary? Ganito yun. Pag voluntary, ayan. Ikaw ang kumilos, ayan. Ayan, no? Yan ang tinatawag natin ng voluntary. Bakit? Eh kasi, kinikilos ko, sumusunod siya. Ibig sabihin, ayon sa gusto mo. Pero pag sinabi natin involuntary muscle, kahit hindi mo utusan, ginagawa niyang gumalaw. Halimbawa, yung puso natin may muscle yan. Hindi mo nauutusan ang puso mo. Tumigil ka sa pagtibok. Hindi mo nauutusan yan. Kahit anong gawin mo, yung muscle doon, tibok lang siya ng tibok. Nakukuha? Tandaan. Ang muscles ay nahati sa dalawang klase. We have a voluntary muscle and a voluntary muscle. When you talk about a voluntary muscle, it's on us. Kaya natin sabihin na ikilos mo. Pero pag sinabi natin involuntary muscle, even if we are not looking at it or ordering it to move, it really moves. Hindi natin siya mapipigilan unless patay tayo. Hindi na talaga yung gagalaw. Okay? So remember, when we talk about our bones, it's important for us to have these joints na nagdudugtong. And to have a form, we have our muscles. Our muscles can be voluntary or involuntary.
O, di ba? Ang dali lang. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na bahagi. We are now down to our last paragraph on page 7. Now, we focus on to the next part. We are done with our bones. Now, we move on to our stomach. Tutor Mark, ano ba ang stomach? Mahalaga ba yan? Opo, mahalaga yung stomach. Makinig na mabuti. The digestion actually starts not with your stomach, but it starts with your mouth. Remember that. Digestion starts in our mouth. When we chew our food, yung pagkain ng minunguya natin, nadudurog. Nakakadiri, iba? Minunguya natin. O, sino sa inyo ang nakaranas na kumakain at hindi na gusto nyo lasa, iniluwa mo. Iniluwa mo ganyan. Yung pagkain bang yun ay kapareho-pareho ng pagkain na nakikita natin? Yes or no? Diba no? It actually changed onto its properties. Ng palitan, ang tawag natin doon ay bolus. B-O-L-U-S. Bolus. Wala siya sa module pero kailangan ko siya ituro. Bakit bolus? Ang bolus ay yung kapag minuya mo yung pagkain mo, pagkatapos minuya, yung durog na pagkain sa bibig mo, yun ang bolus. Lulunokin mo ngayon yung bolus. Pag lunok ng bolus mo, magsistay yan sa stomach. Doon muna siya maglimlim. Limlim talaga, parang manok. Ibig ko sabihin, doon muna siya magsistay. Hahaluan niya ng ibang gastric juice. Pag sinabi natin gastric juice, meron pa tayong parang juice sa tiyan na tutunaw para makuha yung nutrients doon. So remember, these bolus, yun yung ating nilunok at magsistay na siya sa ating tiyan. And after that, this one will slowly be changed to what we call as chyme or chyme. Ewan ko kung anong basta bigkas niya, basta C-H-Y-M-E. Wala rin sa module. Yung chyme na yan, yan yung durog na material sa ating tiyan. At lumalabas siya kapag nagsuka ka. I'm sure yung mga nagsuka, nakakita na ng shine, yung nakadiri, yung mabaho, yan yun. Okay? So remember, yung bolus, yung niya mo pagkain, paglunok mo, pagpasok sa sikmura mo, pagpasok sa at nakuha na yan ng gastric juice, maging shine. Diyan lang yan magsistay sa tiyan mo. At sabi nga, kapag kumain, huwag matutulog kagad. Ma-interrupt niya yung ating digestion. Pwede kang magkaroon ng indigestion. Kaya kapag kumain, pwedeng tumayo, pwedeng relax lang, hayaan lang natin na maayos ang ating proper digestion. Actually, 2 hours ideally, para maging maayos yung pagdudurog ng ating kinain. Baliwari ba? Ngayon, pag dumaan na yan sa ating tiyan, marami pa yung dadaan ang proseso bago lumabas sa ating katawan at sa form ng alam nila, ayan, hindi ko na kailangan itagalog, nakakiri. So, this process is actually proper in our stomach. So, pag naghalo-halo na yan, ang susunod na mangyari, nakalagay dito, pupunta yan at mahahaluan ang tinatawag natin ng mga enzymes. Okay? These enzymes will actually help us to convert and to squeeze this food. Yung enzyme na yon, unti-unti, para makuha yung nutrients na kinakailangan ng ating katawan. So, from this one, meron tayong mga enzymes. Yan yung chemical change. Remember, chemical change na nangyayari na sa ating katawan. And after that, slowly, it will go to our, ayun ang sabi, oh. Then, it will go to our small intestine. Ayan, dudurog na siya ng unti-unti, about 7 meters long, haba-haba, pero nakasiksik sa katawan. And through that, makukuha o i-absorb yung mga nutrients na nandoon doon. Okay? Pero, meron tayong tinatawag na large intestine. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Okay? So, meron tayong small intestine. At meron tayong large intestine. Sir Mark, anong pagkakaiba nilang dalawa? Yung large intestine, tandaan niyo, electrolytes ang kailangan natin dyan. Okay? So, bakit ganon? Sinasala na kasi para makuha din yung tinatawag natin na mga nutrients. It actually absorbs the water and the
electrolytes. Yun yung kinakailangan. Kaya kapag nanghihina ang tao, lumalaklak tayo ng electrolytes kasi kailangan natin to quench at para magkaroon ng energy ang ating katawan. So, yun ang function ng large intestine. Inaabsorb niya yung tubig doon sa ating ininom o kinain. Okay? And, kinukuha yung electrolytes. After that, meron din tayong tinatawag na small intestine. It actually absorbs the nutrients in the food. So, meron silang function na, tandaan, pag nutrients ang tinutukoy mo, sustansya ng pagkain, ang may kasalanan noon yung small intestine mo. Pero pag ang inaabsorb niya ay yung electrolytes at ang tubig sa iyong kinain, large intestine yun. O, di ba? Ang galing-galing. So, ganyan sila mag-function. At importante maayos ang process niya sa ating tiyan dahil kapag hindi, nananakit yung ating tiyan. Kaya importante nilain ang ating pagkain. Kalimina, kapag nag-absorb na ang lahat ng nutrients sa ating katawan, lalabas yan sa ating puwet. In a form of, alam niyo na ang tawag doon, hindi ko na kailangan sabihin, at ganyan ang proseso. Ang ating pagkain na kinakain ay mahalaga dahil inaabsorb ng ating katawan yung mga importanteng nutrients na ito para tayo ay lumusog at maging malakas. I hope that's clear. We're done with muscles and our stomach. Now we move on. Woo! O, diba? Tapos na tayo ngayon sa discussion ng page 7. And now, we can move on. But, as you can see, we have a short activity. And I'll show it to you. Paano ba i-discuss ang lesson kapag tinakal natin ang tungkol sa kidney? Maganda ang experiment na ito para matuto pa yung alagaan ang inyong mga bato o ang inyong mga kidney. So, lipat muna ako sa mesa at mag-e-experiment ako ha bago ako mag-discuss. At board monitor is the board. Thank you. Ayan, nilipat muna ako dito. Ayan. So, mag-e-experiment po tayo ngayon. Meron tayong pansala, meron tayong strainer, meron tayong cloth. Ayan. Importante yung tela. Meron tayong tubig o water. At meron tayong harina o flour. At meron tayong salt o asin. I-imagine natin na ang cloth na ito ay ang ating kidney. Alam niyo ba mga bata na ang kidney natin ay sumasala ng ang ay basura. Ibig sabihin, trash. Tagalinis kasi siya. At ang ginagawa niya, para maprotektan yung ating katawan, sinasala yung mga dumi. Yun siya ng kidney. Kaya kapag nang malfunction ng ating kidney, magkakaroon ng problema ang ating katawan dahil hindi na naaalis ang toxins o yung bara o yung dumi sa ating katawan. Yan ang function ng kidney. So, tignan nyo po ah. O, eto. Meron akong tray. Nilagyan ko ngayon ito ng cloth. I-imagine ninyo na yung cloth ko mismo at yung aking strainer ay yung ating kidney. Ayan. Ngayon, bubuhusan ko ah. Lalagyan ko ngayon ito ng harina. Okay. Pag nilagyan ko ng harina, mapapansin ninyo, may lumusot. Sir Mark, bakit may lumusot? Eh, Pinoy, oh. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng ang kinain natin ay ubod ng alat na maaaring maka-apekto sa kidney natin at pumasok. Ibig sabihin, anumang sobra na ating kinakain ay pwedeng i-absorb at maaaring makasama sa ating katawan. Parang kagaya ng ating kidney. Kapag hindi kinaya yung sobrang toxins, talagang sobrang alat na, yan, ganyan ang pwedeng mangyayari. Ngayon, kung healthy naman ang ating ilalagay, kunyari ito, healthy-healthy yan ng konti, maglagay ako ng salt. Ayan. Merong lumulusot, pero hindi ganun gaano na nakakalusot. Masama o mabuti? Medyo masama pa rin to. Dahil, ito yung mga naiipong bato. Ito yung pwedeng maiwan na nagkakaroon ng problema sa ating kidney na kung saan pwedeng maka-apekto sa isang tao. Kaya, tandaan, lahat ng ating kinakain pwede siyang maka-apekto mismo sa ating katawan. Dahil nito, oh,
Ay, nagkakalit na ako. Pero, kung tayo ay healthy, ibig sabihin ng healthy, maayos yung ating kinakain, yung ating inilalagay sa katawan ay nutritious food, we are having the correct diet, kagaya ng tubig, lulusot lang yan na maayos. At, hindi lang basta yung lulusot ng maayos, lulusot din yan hanggang sa ilaliman, lulusot siya doon sa tela, ayan, nagkarap pa ako, diba? Anong ibig sabihin nun? Sa madaling salita, if we take in healthy nutrients in our body, natutulungan nun yung ating kidney at hindi siya nabablock. At yun ang ibig sabihin ng activity na ito. If we are doing this one, na maingat tayo sa ating katawan, ang strainer na ito ay parang kidney natin. Kapag hindi na na-strain o nasala ng maayos, may natitirang bara, babara ito sa ating mga kidney na magkakaroon ng problema. So I hope na ipaliwanag ko ng maayos yung konseptong ito. Tandaan, nasa sa atin pa rin ang huling halakhak. Kung tayo ay kumakain ng maayos, healthy tayo. Kung hindi naman healthy ang inilalagay natin sa ating katawan, tayo rin ang maapektuhan in the long run. Okay? So now, I'll go back to my board. Thank you. So, let me go back. Now, allow me this specific paragraph about kidney. Our body needs to eliminate unnecessary substances that has entered into the system. The process becomes possible through the bean-shaped organ called kidney. Tinagalog ko kanina. Kidney ang naglilinis ng mga toxins na kung anuman ang pumapasok sa ating katawan. At kapag hindi yan kinayanan ng ating kidney, naku, magkakasakit ang tao. Let me continue. Every human being has a pair of kidneys responsible for the disposal of waste material like urea. Urea from the blood. Mga bata, yung urea na tinutukoy natin, yun po ay ang waste material o dumi. Para siyang, kung meron tayong poop, sa ating kidney naman, meron tayong tinatawag na urea na kinakailangan ay maialis sa ating katawan. To make this possible, the kidney has filtering units called nephrons. In general, the kidney has two functions. First, it removes the liquid waste solution from the blood in the form of urine. Kaya ka umiihi. Kaya huwag pipigilan ang ihi. Kung ikaw ay naiihi, sabihin mo sa teacher mo kapag meron ng face-to-face, Ma'am, naiihi po ako. Kapag sinabihan ka, hindi pwede, Ma'am, maaaring maapektuhan ang kidney ko. Sabi ni Tutor Mark, hindi pwede maipon. Kinakailangan ilabas dahil makakasama kapag hindi inilabas ang urine. Pero dapat magalang ha? Now, let's continue. Some of the major waste materials that are being eliminated by the kidney is through excretion. And these are nitrogenous waste. Sa madaling salita mga bata, kung ang ating bones ay nabibigay ng structure at form sa ating katawan to help us move, kung ang ating stomach ay nakatulong para i-absorb ang pagkain natin, ang kidney natin ay nakakatulong para i-filter ang anumang toxins para malinis ang ating katawan. At inilalabas natin ang ihi. Kaya, importante uminom ng 8 basong tubig sa isang araw para matulungan ang kidney natin na malinis. Pag hindi ka uminom ng tubig, hindi mo tinutulungan ang kidney mo na linisan. Ang dali lang, di ba? Tubig lang ang katapa. Now, let's move on. Now, we are done with page 8 and we can now move on to page number 9. We now have our heart. Remember, our heart is actually one of the main organs in our body. We need to protect our heart. Our heart pumps the blood throughout our body. Yun ang tunitibo. Nagpapump yun. At habang siya ay nagpapump, pinapaikot niya yung dugo. Ang dugo nagdadala ng oxygen. Importanteng humihinga tayo, importanteng tumitibok ang ating puso, dahil kapag tumigil niya sa pagtibok, hindi na tayo buhay. Now, our heart is very vital in our body because it is one of our major organs in our system. So, our heart has a muscle
It is called as a cardiac muscle. Naalala niyo kanina yung tinukoy kong muscle? Sabi natin, di ba meron tayong involuntary muscle? So, ang cardiac muscle ay nakikita natin sa puso natin. Yun yung nakakatulong para ipampang ang ating puso para mag-circulate ang dugo sa ating katawan. Yan ang kanyang function. Pag tumigil sa pagtibok ang ating puso, hindi na niya mapapump ang dugo na dadala ng may kasamang oxygen kasi yun para mabuhay at marating buhay ang ating katawan. Now, after having that, we move on to the next part of our body system. We have our lungs. So, tandaan na, may cardiac muscle ang puso. Now, for our lungs, allow me to read it. The lungs are part of the respiratory system. It supplies oxygen in the body necessary for respiration. Our lungs, daw yan. Our lungs coordinate with the heart by oxygenating the blood that will pass through it. The lungs, through the air sacs, secure the quality of oxygen by filtering them, leaving the good ones in the blood and exhausting the waste gases like carbon dioxide out of our body. Sa madaling salita, ini-inhale natin ang oxygen at inilalabas ng ating katawan ang carbon dioxide. Mga bata, kapag sinulat ang carbon dioxide, capital C ang carbon, small letter D ang dioxide. Ganun ang proper way niya. Maliwanag, hindi pwedeng small letter yun. Dapat capital yung una, small letter yung dioxide. Okay? Ganun ang proseso ng ating baga. Ang baga ay nakakatulong para makahinga tayo. Kung mapasok dito yung oxygen. Pag hinga tayo, pag pumasok ang oxygen, kumahalo yun sa dugo para manatiling buhay ang ating mga katawan. Kapag pinigilan ng ating paghinga, mapipigilan ito ang pag-circulate oxygen sa ating katawan na maaaring kapay na isaw. Kaya kung pipigilan mo yung paghinga mo, mamamata ganon dahil masastop yung pag-circulate ng oxygen sa ating katawan para tayo ay mabuhay. So, that is actually our lesson here. Now, let's move on. We are now down to our last part, which is our brain. Our brain is very important because it helps us to learn many things. Yan ang nagsistore ng maraming memory. At nakakatulong ang ating utak para tayo ay tumalino, para tayo ay makapag-isip, para tayo ay makakilos. Kapag ang utak ay naapektuhan, pwede kang maging gulay at hindi makagalaw. Dahil, kagaya ng puso at baga, isa sa major organ natin ang ating utak. Maliwanag ba? Sabi nga, we can acquire many skills with the help of our brain. Dahil dito na sa store ang memory. Kaya, pag naglalaro, ingatan ang ulo. Di ba meron tayong activity sa school na duck over hold? Pag meron earthquake o yung pagyalig na nararamdaman, di ba ginaganito natin, pinoprotektahan natin ang ating ulo kasi we can lose our consciousness kapag nabagsakan ang ating ulo. Importante at mahalagang bahagi ito. Kaya, dapat ingatan. Huwag na huwag kayong mananakit ng inyong kaibigan sa pag-hit ng kanyang ulo dahil tandaan, nasa loob ng ating ulo ang ating utak. Hindi yan pwedeng maalog. Maalog lang yan ang kaunti, may masamang mangyayari sa isang tao. Hindi natin alam na maaaring niyang ikamatay. So with all of these things being said, we are now ready to answer numbers 1 to 10 of our activity. I have already explained the different parts or the main organs in our body. Now, let's have it. Okay? Ilalagay ko dito ang numbers 1 to 10. Are you ready? Let's begin. Number 1. It says here, brain. What should be the answer for the brain? And we have this one as our choices in column B. Sabi natin, the brain functions as a control center. The memory center of our body. So, what do you think is the answer for letters from letters A to letter J? Mga bata, ano sa tingin niyo ang kasagutan? Kung ang inyong inilagay sa number 1 ay letter G na nangangahulugang controls thoughts, memory, and other organs, you got it right.
gaya ng aking nabanggit kanina, inuutusan nito ang ibang bahagi ng katawan para gawin ang isang bagay, gaya ng pagpikit, gaya ng pagsasalita, gaya ng pagtuturo. Maliwanag? Lumipat tayo sa pangalawa. Heart. What is the function of our heart? Choose from letters A to letter J. Sabi natin kanina, ang heart ay may cardiac muscles na tumutulong para mag-pump. Mag-pump ng dugo at makaikot sa ating katawan. May kasama yung oxygenated blood. Okay? Oxygenated blood ang tawag doon. Dahil may oxygen para matili tayong buhay at sariwa. O, di ba, fresh? So, the word there is pump. Therefore, our answer for number two is letter C. It pumps blood around the body. Next, we go to number three. Lungs. Lung kapag isa, lungs. Pag dalawa, pero syempre, kailangan natin lungs. Pair yan eh. What is the function of our lungs? Kakabanggit ko lang kanina, etong clue natin. Ang baga natin o lungs ay nakakatulong para mag-inhale tayo ng oxygen at mag-exhale ng carbon dioxide. Therefore, our answer is letter E. It gets the oxygen, that is O2. In chemical term, or yung chemical name niya, at CO2 para sa carbon dioxide. So, tignan niyo kung paano ko sinulat, ha? Capital O, tapos subset, or small number 2 sa ibaba. Subset, ben? Ayan, isa yun. Tapos, capital C, capital O, tapos small number 2. Ganun po isulat yung CO2. Okay? Now, yung point to number 4. We have the stomach. What is the function of our stomach? Ano sa tingin niyo ang sagot? Yan ba ay nilunok ang bolus, humalo sa gastric juice, tapos na-convert into chyme. Tumagal lang siya ng 2 oras doon at kapag ready na siya, pwede na siyang lumipat papuntang small intestine at large intestine. In short, nagiging parang storage lang siya. Naghihimlay doon at naghihintay na ma-absorb at maghalo o magkaroon ng tinatawag na chemical change. Therefore, our answer for number 4 is letter J. It temporarily stores the food. Pero hindi na siya food, ha? Bolus mismo. Yung food kasi, yun yung kinakain natin. Pero pag hinuya na natin, hindi na siya talaga technically food. Bolus na ang tawag natin. Kaya mga bata, kapag kumain tayo, pwede mo sabihin sa mama mo, hinunguya mo yung pagkain. Mama, bolus oh! Pero huwag mong gawin na kasi baboy yun, di ba? Pero lahat ng hinunguya natin, yun, kino-convert na siya. Okay, next. Number 5. We have the small intestine. What is the function of the small intestine? As I mentioned earlier, it absorbs the nutrients. Therefore, our answer for number 5 is letter B. Clear? Now, let's move on. Number 6, kidney. Nag-experiment tayo kanina. Tagasala ang kanyang trabaho. Kaya importanteng lumaklak ng 8 basong tubig. Ano ang function ng kidney? If your answer is, filters blood and produce urine. Your clue word there will be urine, ihi, then you got it right. So the answer is letter D. Sana ay nakakasunod. We move on. Number 7, bones or bone. What is the function of the bone? Sabi ko kanina, pinoprotektahan tayo, nakakapilos tayo dahil dito, it supports other parts. Bakit? Kasi kung wala yun, eh di na lumabas na yung utak natin, lumabas na yung puso natin, lumabas na yung baga natin, at anumang internal organ. Pero dahil sa kanya, hindi nalalabas na puprotektahan, intact. So the answer is, it supports and protects other organs. So our answer for number 7 is letter H. Get it? Now we move on to number 8, muscle. When we talk about the muscle, it gives us in our body. Therefore, it allows us to move further. Kaya ang sagot natin sa number 8 ay letter F. It allows humans to move. Hindi porkit may buto ka ay makakagalaw ka.
Kasi kinakailangan medyo may malambot-lambot na kilos at yun ang muscle na nagpapagalaw. Kung ang muscle ay hindi natin magamit, gulay ka na. Okay? Now, we move on. Number 9, blood. Okay, I would like to commend Jean Kilay Princess Joy. Ayan, sumasabay siya sa pagsagot. Mahusay! Kaya sabayan po ako ha. Hindi ako gumamit ng online activity kasi kinakailangan ma-explain kong mabuti sa inyo bago ako lumipat sa online activity. Okay? Number 9. Our question is blood. Dugo. Ano ang importansya ng dugo sa ating katawan? Ano ba ang dala niya? Sabi ko kanina, di ba? Pag tumibok ang puso, yung dugo may halong oxygen. O, bukod sa oxygen, ano ang dala ng dugo? It starts with letter N. You got it right. Nutrients. Therefore, the function of our blood is letter I. It transports the nutrients and oxygen to the lungs and other tissues. So, ibig sabihin, kapag hinga tayo at nag-pump yung dugo natin, yung dugong umiikot at dumadali sa ating katawan, ang dala niyan, dalawa. Nutrients and oxygen. Sabihin nga mga bata, very good. And now we go to number 10. We have the large intestine. At sabi natin, nag-a-absorb din yan. Pero ano ang kanyang ina-absorb? Kung ang sagot nyo ay electrolytes at tubig o water, very good. We got it right. That's letter A. So I hope nakuha natin ang tamang kasagutan sa mga ito. Kaya Mariela, Kalimlim, maraming salamat dahil tama rin ang kasagutan. So let's have a short run through our review. Number 1, G, 2, C, 3, E, 4, J, 5, B, 6, D, 7, H, 8, F, 9, I, and number 10, letter A. So I hope with all of the things that I have discussed to you, kahit na nagsalita ako sa wikang Filipino, ay naunawaan ninyo ang mga mahalagang bahagi ng ating katawan. Nasa loob man sila ating pangangatawan, ating tatandaan, ang pagprotekta sa mga ito ay napakahalaga. What we eat is what we are. Kapag mali ang ating pangangalaga sa ating katawan, we don't have proper diet, we have unhealthy lifestyle, we do not exercise, then you are preparing your body to die. Kung ayaw mamatay, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng tubig, mag-exercise at higit sa lahat, i-enjoy ang buhay kasama ang ating mga pamilya. And with that, this is your tutor Mark, and I hope you learned something for our Science 4 lesson. Bye-bye!